an offensive skill, yung dodge na yon, yung first skill na yon. Pero ginagamit niya din to dodge the skills o defensive way naman pag tinitira siya ng execution. So, heto na tayo mga kaibigan sa All-In Game number 5 Grand Finals ng JustML Cup, Onyx PH versus Execration with your Kamote Tandem Shoutcaster. Papakilala lang namin to. Onyx PH, Yuki for this Uranus, Wise naman for this Roger, Jay for this Valir, O my Venus for this Atlas, Iyaknu for Xborg. At natin sa red side, yung execution sa gitno ang gagamit na Esmeralda Hate para sa Claude. At tumaksakin niya si Lena, very cutie, ang gagamit na Cho and Chaknu with the Akai. Oho, eto na. Pero to si Oh My Venus, napakalalim lang din dito. Pero yun nga lang, medyo nag-failed ang attempt doon ng Onyx PH to invade that orange buff from execution. Pero eto, yung blue buff na lang yata dito, divert ang kanilang attention mga besties. Lipat blue buff, pero whoop, naku po, successful naman doon sa kabilang banda ang Onyx PH. Oo, successful lang ang pagkakaikot dito ng Onyx guys at kita natin yung edge na pagkakaroon talaga ng Valir sa lineup nyo sa crowd control na kaya ibigay na isa Atlas. Difference kasi yung crowd control na isa Akai, makikita natin siya at level 2 kasi 1000 pounder tsaka plunder combo. For Onyx PH, yung stun dito ni Oh My V sa kanyang Atlas, automatic na agad pag yung otlom niya nakakadikit agad din sa crowd control na agad. And speaking of which, eto yung crowd control natin kasi Oh My V, wala nang buhay halos pero kita natin yung supportang todo na binibigay dito ni Jay with that Valir. Grabe, talagang hindi nila inalisan, no? Na parang, teka lang, kami nasasalo ng damage kaysa mapatay nyo yung, o makakuha kayo ng first blood rather. And for this execution, yes, naagawan sila ng blue buff sa kanina ng Onyx PH, pero they're doing the same mga besties, inaagawan din nila. Pero yun nga lang, first blood nakakuha agad, but yung pag-attempt nila na pagkuha doon ng blue buff, eh napakancel pa. Double kill din kay Wise dito. Hey, trying to escape for that engagement. Delicate, saan ka pupunta? Where to go? Bumalik doon sa nakaraan, pero yun doon pala si Oh My Venus, OMG, and oh no no, 3-0 agad Onyx PH against Execration. Oh, naku, for Onyx PH dito, napakaganda ng nangyaring yun sa pagkakapatay nila sa mga players ng execution guys. At kita nga yung firepower ng isang Roger, fully evident sa series of events. And comment natin si Jay, tuloy-tuloy kasi yung first skill niya, so tuloy-tuloy din yung damage dito against execution, tapos may crowd control pa, may slow effect pa na nangyayari. Good thing lang for execution though is that yung mga side lanes naman nila hindi pa naiikutan dito ng mga mid laners. Oho, tama nga din dyan. So far nakikita natin yung nagiging battlegrounds pa lang ng early stage ng game dito lang sa middle lane tsaka sa mga buff sides ng mapa natin na to. Pero so far, top lane and bottom lane, nasa kanila ngayon ng pressure. Kung paano ang performance ng top lane nila at bottom lane nila, dun din magpa-follow through yung mid-game naman nila later on in the life. Oo, pero ito, nandito na naman ang Onyx PH, guys. This is the counter funnel na ginagawa nila. Ito, max is down sa kami na apat na players ng Onyx PH, guys. At 4-0 ating score. Pero sinabi natin, yung ginagawang rotation ng Onyx is more on the counter funneling. So, hindi talaga nagkakaroon ng opportunity si Hate na tumaba. Kasi speak of which, patay si Hate dito. Although, Zagit is there for the backup. Hindi kakayanin, guys. Kasi pinasok na sa ilalim ng torre. Mega kill, actually. Para kay Wise sa kanyang Roger. Naku po mga kaibigan, grabe ang pinapakita dito ng Roger pick ng Onyx PH, napaka worth it. At yun sa top lane lang, direct ito, Iyaknu against Benny Cutie. Pero napag-figure out lang din dito ang Xborg. 46-0 ang ating score niya, very unusual na nakikita natin na napaka-dominante sa early stage yung game ng isang Roger. No. Oh, grabe yung damage na binibigay niya dito. Tapos meron pa siya mga ano, galing sa Fire Nation, meron siyang Valir at saka Xborg na kasama dito against Execration. Although for Execration, ganun sinabi natin, it's a clot, totally meant for the late game. Medyo mahihirapan nga lang sila sa sitwasyon ngayon kasi Onyx PH, nakakuha na naman na isang objective which is the turtle against this one. Pero kita natin dito si Chaknu, Iyaknu, I mean, wala ng Firaga armor doon against two players of Execration. At objective na lang ang gagawin na Execration, although nandito na agad yung backup ng Onyx just to defend the turret sa may top lane side. Ayun, naku po, sa bilang banda din, grabe ah. Onyx PH, nagpapakilala na naman ulit. Sila nga pala din ang tumalo sa Execration before sa MPL. So this time, naku po, parang they're bringing back the old times na wait, kami ito, kakayanin natin to, Onyx PH. Pero yun nga lang din dito for his Benny Cutie. Naku po, nakita siya. Siya na yata ang papansinin, mga kaibigan ng Onyx PH dito. Wala nang buhay, pero napag-flicker in. Naku po, tatadyak, pero there's a stun coming in from this Onyx J. Pero naging aggressive play nga lang ni si Benny doon. The flicker could be used to escape that clash
pero ginamit niya para bumalik doon sa bush and mag-provide ng Way of the Dragon. Oo. So nag-ibang story. Tatry niya siguro pumitas. Tatry niya sana pumitas. Pero din sinasabi natin na counter rotation na ginagawa ng Onyx PH, guys. Talaga iniikutan nila after the red, automatic diretso sa blue. So kita natin ngayon si Oh My V, very aggressive na huli yata si Hate dito. Oh, babalik lang naman sa kanya Dexter BMA out. All for Onyx PH is going to be 8-0 for the score. Sobrang ganda ng pinapakita ng performance dito. Napakalalim na ni Yuki actually. Konting-konti nila masisira na yung Tori dito. Second to third sa may bottom lane side na execution. Same goes with the top lane. Makakasira doon ang X-Borg or Iacnu na Onyx. For execution, inaantay natin is kung paano nila makakounter fully yung damage na Onyx. Kailangan dito yung Selena nila makapagbigay ng as much as possible many information against the enemy team. Oo, hindi pa nagagamit na Etomac yung execute niya kasi nakita naman natin kung nagamit niya na yan, baka nagkaroon na ng kill ang execution. Pero so far for now, nahihirapan ang execution dito provide the additional damages sa Onyx PH. Kasi alam natin na item dependent din naman talaga itong Claude. So I think hihintayin lang nilang space dito or at perfect timing na magkaroon ng item yung Claude dito, and that's the perfect time na rin for the execution to do a comeback. Pero so far, hindi pa yun ang panahon na yun. Hindi pa ngayon ang panahon na yun. Oops! Ito na. Nakupo mga kaibigan. Ito na rin yung Roger. Naging husky. Nakupo. Pero uy, disengage lang. Takbo lang din si Chuck na doon. Si Hate lang ang napatay for that. 0-3-0 na siya. Medyo problema to. Knowing the fact na naka-funnel sa kanya. Ito na naman. Nakupo. Si Wise. Grabe naman to. Kamaktigan pa. And actually, habang nga nangyayari yung teamfight na yun kanina sa top lane side, nakakuha din ang objective na isa pa ang Onyx PH sa ating laro. So, speak of which, napakalaka nakakalamangan ng Onyx PH dito against execution in terms of cold. So, dahil dyan, silipin natin kung ano na ba ang differential in terms of the items ng ating mga players. So, I guess for this one, top farmer for the game is 4.2k para sa isang Roger at the Endless Battle. Although for... Oo, pero kay Claude, ang ginawa naman niya, dinerecho na lang muna niya ng Demon Hunter Sword instead na mag-upgrade ng ibang item. Oo, kaysa ireta niya yung Raptor Machete tsaka yung sapatos niya, ano muna, budget friendly mo, budget meal muna yung ginawa niya dito, budget meal na jungle item at budget meal na sapatos muna mga besties. Tease lang. Sabagay kailangan niya ng damage output. Kailangan yung Blazing Do It dito mga tingati na. Pero eto mga kaibigan. Oops. Napakalalim ng Onyx PH. Grabe naman din. Ayun. Nadali si Sagitno dun with that execute. Ladies and gentlemen, up until now 10-0 ang ating score dito mga friendships. Wala pa nakukuha ang kill. Ang execution napaka-gangster na ng Onyx PH against this execution. Eh talagang save 8 minute game time pa lang tayo. Pasok-pasok na sa base dito. Oh, tsaka ano dito, napakahirap for execution actually na kontrahin si Jay or yung Valir. Kasi hindi sila makapasok totally. Kasi nandun si Jay for the crowd control, tapos ihip pala yun. Pero here comes the Hurricane Dance. Mga kaibigan, nahuli dito si Yuki. Pero mukhang makapatay pala. We have the Falling Starmon para kay Sagitno. Chakno ang hahabulin. Most probably, hindi, bibitaw na lang din. Pero oh my Venus with that. Fatal Links, walang tatamaan. Pero napakakunat lang din naman. Although he is down para sa side dito ng Onyx PH. Sagitno, wala na po kaya kasi nandito na ang tropang Onyx PH. One man down for both teams. Although napakalalim, nakapatay si Benny Cutie dito at napatay niya si Jay. Napakalalim talaga nun ha. Parang may sariling, employee of the month talaga to. Ito yung tumatrabaho ngayon sa execution so far. And look at that. That's the first two kills ng execution in 8 minutes pa nila nakuha. Third turtle na rin nga ata to. Hindi na natin nabantayan din masyado pero... Most likely after this Lord na rin. So, Onyx PH, yun na lang din ang hinihintay-hintay nila dito para mas lalong paliitin yung base ng execution. And for execution, tulad na sinabi natin kanina, still, kailangan pa rin talaga ng item ni Kuya Hate so far. Oo, kailangan dito para mag-item si Hate. As much as possible, yung Hurricane na City ni Chakno, automatic, pag may nahuli, i-burst na nila agad regardless para dito sa kanilang team. Kasi kailangan nila pumitas from time to time. The more na hindi sila makakahuli or hindi sila makakapatay, the more na mahihirapan sila dito for against Onyx. Kasi lahat talaga, totally, ng jungle nila is nakukuha ng Onyx. So, technically speaking, yung minion wave lang yung pinagkukuhanan nila ngayon ng gold, which is mahirap. Kasi meron ng Lord na kinukuha ngayon ng Onyx. Nga mga besties. So this time secured na ng Onyx PH and Lord, and that will go to the bottom lane mga bestie. Pero to si Yuki, pwede lang kunin to as a trade sa Lord mga kaibigan. Parang nga naman hindi ganun ka-heavy yung minion wave na darating sa nila, but still makunat na rin mga kaibigan itong Uranus ng Onyx PH. That's the question now for execution. Hindi na lang ngayon item ang hinihintay nila. Paano na rin nila ngayon dedepensahan itong padating na Lord ng Onyx PH?
Oo, tapos si Yuki, kita mo yun? May oracle na siya, tapos hindi siya ma-burst dito na dalawang players ng execration. So, one factor na agad yun. Meron pa Lord dito yung Onyx, napakatagal nila bago makapag-clear na minion wave, makapag-free hit actually, para makabigay na damage against Onyx. At ito na yung Lord natin guys, may bottom lane side dadaan. So, yung mid lane, sisirain na rin yata ng Onyx dito, ang isa pang inhibitor turret. At ito na, two inhibitor down para sa ating laro ngayon. For this one, we have the Blazing Duet. It is down. Naku, ito na mga kaibigan. Tatapusin na ba ng Onyx PH? Here comes the Lord. Walang God. Defensa. And for that, mga bestie of Just ML Cup, congratulations sa ating bagong kampiyon.